yan nga mga ka-civilian, no? I-compare natin yung column na may black work at column na sinimulan nila ng forma. Ito. Ito nga tayo mga ka-civilian. So itong bahay na to ay nauna yung black work. So ito yung spacing niya. So civilian, no? I-compare natin yung column na may black work at column na sinimulan nila ng forma. Ito yung sa site namin na pinormahan nila. Precast din ang ano nito, ang slab niya, precast slab or hollow core slab. Pero dito ang unang ginawa nila, pinormahan muna nila yung column. Normal muna nila yung column bago sila nag black work. After nito saka sila mag ba black work. So ayan siya. So tignan natin tong isang ano, gawa nila. Tignan natin dito kung may forma lang tayong ganito sana. Ayos, wala nang pako-pako, diba? Ang may pako na lang dito, dito sa forma tsaka sa kahoy. Ayan, yun ang forma nila. So dito wala nang pako. Ito yung ito na adjust to. Ikutin mo lang yan. Ikot yan para pampahigpit tsaka pampaluwag. Ayan. So yan. Ayan mga civilian. So para sa akin mas maganda yung ganito. Kaya lang ayan nga, four sides mo, four sides mo, meron kang forma. So hindi siya less, sa cost. Pero pag nag-estimate ka naman, sinasama mo yan sa ano eh, sinasama mo sa cost yan ng building mo eh. Kasama yan sa quotation mo pag nag sa bill of quantity mo, kasama yan eh. So yun. So hindi ko masasabi economical kasi kasama siya sa quotation mo. Yun lang, nakakatipid lang talaga. Yun, yun ang differentiate ng tabok ng ano, ng black work. Yan, pasok tayo dito. I-check natin yung cabling. So ito ay site made plumb leveling. Magaling. Ginawa lang yung sasakyan. Check natin. So yan, 30 daw siya. Check natin sa baba. Magka-level siya. To be exact. Yan. Yan, 30. Sa taas din. This side tsaka dito sa side na to. Yan. Yan, yan. Side mate lang yan. Ito parang pinaka plumb nila dito. Plumb. Yan. 30. Tingin ka dito. 30. Sa baba. Civilian. So itong bahay na to ay nauna yung black work. So ito yung spacing niya. So yan ang spacing niya. So ang sa may advantage ba o disadvantage sa
Normally kasi dapat in construction, inuuna ang skeleton skeleton building such as foundation, ground beam, columns, slabs, beam slabs. Yan, so ito lang yan, continuation. So dito, maraming nagtatanong kung safe ba na unahin ang block work. So para sa akin, safe naman siya as long as ma-meet niya yung widths and lengths ng column. So kung 20 by 50 yan, dapat 20 by 50 rin yan. So ang advantage lang nito is sa contractor. Kung yung contractor ang client, so dito wala nang forma. Walang forma, walang shattering. Shattering dito. So, wala nang forma dito. So nakatipid na siya dito ng kung 20 to, dalawang 20, 40. So nakatipid na siya ng 40 na shattering. So kung ilang ano yan, no? Kung ilang shot, ilang 20 na shattering yan. So di nakatipid siya ng mga, sabihin na natin kung 20 yan, 20 times 40, dos 80. 80 ang plywood, 1.2 meters ang width. 1.2 meters ang width noon. So 20, sabi mo nang kaya nagawa ng calculation. Basta mga limang plywood, 1.2 times 5, 10 plywood. So 10 plywood na yung na-save niya diyan. So ayan. Oh. So ayan. As long as ma-meet niya yung width, walang problema. Tapos ang advantage naman nito, ang advantage nito sa ganito, so ito concrete, kokretuhan mo na to. So yung concrete nito, kapit na siya dito. Kapit siya dito sa block work. Normally pag nauna yung poste, saka mo pinasunundan ng block work, minsan yung dugtungan ng dalawa may crack. Minsan nilalagyan ng net, kahit lagyan daw ng net, minsan meron pa ring crack. So almost parang 80% siya na walang crack, may 20% pa rin na minsan may crack. Kasi yung in between nga niya, hindi siya nagbaband. Minsan nilalagyan ng chemical. Yung chemical dito ay sinatawag nilang chemical name is Isola. So maraming chemical brand doon na pwede mong gamitin, pwede rin sa konkreto. So yung in between, nilalagyan nilang net plus nilalagyan sa plastering ng Isola or something chemical na pwedeng magband sa in between ng columns and blocks. But sometimes, sabi nila, sometimes kung hindi maayos yung pagkakapahid o pagkakagawa, meron pa rin crack sa in between. Pero dito sabi ng ibang contractor, tsaka ako, nakita ko rin na kapag ganito ang nangyari, ang advantage niya walang crack. Kasi nga yung konkreto, kapit siya dito sa block work. So ang yun nga, kapit siya dito, yun ang advantage naman nito. Pero as long as yung widths and lengths ng column na meet, pasok ako doon. So doon ako sa ganun. And yan, so wala namang problema yan kung mauna ang block work bago yung buhusan yung poste. So yan ang advantage and disadvantage. So kaya naman siyang kayawin, kaya lang meron pa rin talagang disadvantage minsan yung nauuna, nauuna. So yan, pipes. So ito thermal insulated walls para yung init di papasok sa loob. Yan. So ito yung project namin. Ayan, so nakapunit ko na. Ayan, kung may katanungan pa. So ayan, ayan sya, ayan slapping. Yung last video, last ano ko, slapping. So dapat 80. So na-check ko na sya, nasa 80 to 90, 80 to 85. Basta more than 80, okay na ako dun. So wag lang bababa ng 80. So kaya mga sibilyan, so nabigyan ko kayo ng points. At syempre kailangan yun na, tulad nga nito, may spacer dapat yan, 4 sides yan, 4 na sulok. So yung iba hindi pa nila tapos.
Ayan. Ayan mga civilian. Yung iba hindi pa nila tapos, pero okay na rin to. Ayan, lintel beam para sa sa pintuan, para sa bintana. So, yun lang yung comparison ko. Kabibigyan ko kayo ng nag-crack na inuna yung poste. So, kung yun yung comparison niya. So, yan. Sa next video, ayan. Next details kung ano yung pagkakakumpara ko, yan. Makikita nyo. Okay mga kasibigan.